Wonderful morning! Naririnig na po? Naririnig na. Thank you! Pwede po tayong mag-start with a simple prayer lang po. Okay lang po? Mag-start lang po tayo with a simple prayer. Lord God, thank you very much for this day. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na makapagbahagi muli ng kung ano man po ang kaalaman ko, karunungan with regards po sa beauty orientation and our other products, Lord God. Panalangin ko po, Panginoon, hiling ko sa inyo na gabayan niyo po kami simula hanggang sa matapos po ang aming presentation. And Lord God, bigyan niyo po ng bukas na puso at isipan ng mga makikinig upang matanggap nila at maisabuhay o mai-apply kung ano man po ang matututunan ngayong hapon na ito, Panginoon. Be with us, O Lord God. Ito po ang aming samutalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you. Thank you. So, wonderful morning! Kumusta po ang inyong Wednesday? This is my second time and natutuwa naman po ako kasi although nasa malayo po ako, pero nakapatuloy pa rin po tayong nakakapagbahagi. Magpapakilala po muna ako sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Sino po ang first time na makikinig ng aking presentation? Yung iba karamihan mga suki na eh, no? So, sa bago pong makakapakinig, I'm Marian Villamiel. Ako po ay 13 years na po. Kung ang company natin ay going 15, ako naman po ay going 14 years na sa company. So, dati po akong bank employee and isa po ako sa official company speakers ng ating company and your health beauty guru. So, at your service po, no? So, sabi ko nga, dito na ako tumandang dalaga, no? So, sino ba dito ang umidad na sa health wealth? Sino dito ang matagal na? Sino ang mga kasabayan ko? Siguro mga wala po ano, karamihan siguro, bago pa lang. So, ako nga po ay dito na tumagal. So, syempre, magtataka kayo, bakit nga ba ako tumagal sa company? Ano ba ang meron sa Health World International Corporation? So, kailangan po, makilala muna natin yung company. Ito po kasi ang isa sa una po natin talagang titingnan, yung background po ng company, no po? Kasi mahirap pong mag-join sa hindi mo pasigurado ang isang kumpanya. So tayo po ay tumagal na po tayo ng 14 na taon na grabe naman po talaga ang dinaanan na ng Health World. Kasi 1 year pa lang po ang company nang mag-join ako. So patunay po na talagang nakita natin kung paano po ito lumago. Our company was established last March 18, 2006 by a group of businessmen and professionals whose aim is to provide good nutrition to develop a livelihood program. Napakaganda po ng mission and vision ng ating company. And formally opened po siya ng March 30, 2006. Grabe po, no? Imagine sa tagal na po ng company natin, eto pa rin po tayo. At kung iisipin po natin, despite of the pandemic, yung iba maraming nagwo-worry ano po kasi nga po may mga nawala ng trabaho, pero we are blessed na nasa Health World International Corporation po tayo, no? Kasi po sa kabila ng pandemya, patuloy pa po tayong lumalago. Grabe, no? Grabe yung sales natin. Kung mapapansin niyo naman po talaga siguro nakikita kung updated po kayo sa mga posting ng mga grupo ng Health Wealth, nakikita po natin kung gaano po talaga tayo lumalago. Sobra-sobra po at grabe. Na-hit na po natin ang target natin. Sobra-sobra pa po. Kaya we are so blessed. No po, sa kabila po ng pandemya, nakatayo pa rin po tayo, matatag. At pinapatatag pa po tayo ng kung ano man po ang pinagdadaanan natin. Agree po ba kayo doon? Diba? Marami tayong pinagdadaanan, pero despite of, in spite of, grabe.
we are going stronger. Sabi nga po, health wealth is stronger together, 'di ba? So yan po ang yun po ang ating company. Ganun na po tayo katagal sa industriya. Sobrang tagal na po, kaya wala na po talaga tayong wala nang kaduda-duda, no, kung with regards po sa background ng kumpanya. And our vision is changing lives the healthier way every day. And of course, our mission, grabe po, sabi nga, changing lives talaga po ang focus natin. Kasi sabi nga, no, unahin muna natin ang health, kasi yung wealth, for sure, yan na po ang susunod. And of course, may idea na tayo gaano nakatagal ang company. Hindi naman pwede natin kalimutan ang ating, syempre, ang ating presidente. Wala pong iba, kundi si our very hardworking, the very kind-hearted, very supportive, and ever beautiful inside and out, Ma'am Maria Victoria Taktakan Espiritu. Ang maganda po sa presidente natin, no, unlike po sa ibang presidente ng ibang company, ako po kasi nanggaling na rin po ako sa ibang networking companies, grabe po, makakausap po sila. Kapag by appointment po, no, kung hindi kayo magpapa-appoint, hindi nyo siya makakausap. Pero yung presidente po natin, very approachable, very accommodating. And basta nasa office po yan, nung time na nakakapunta pa tayo ng office, basta may pagkakataon po, talaga pong kakausapin po kayo. So, ang maganda po, kahapon, nakaka-excite kasi nagkaroon po kami ng meeting with Ma'am Vicky. Grabe po yung mga announcements niya. And grabe po, ramdam na ramdam mo po yung talagang concern niya sa bawat isa sa atin. And talagang ito yung presidente, no, na may puso po talaga. Ito yung sinasabi ko lagi, no, bakit nga ba ako aalis sa isang kumpanya? Kung alam mo naman na po kung gaano yung kalaki yung puso ng mga may-ari at ng presidente po natin. Kaya wala na po talagang iba. Actually, kailan lang kaya ko ito nabanggit, may tumawag sa akin na nasa isang networking company na previous na husband ng aking colleague na po, former bank employee din na friend ko, na yung kanyang husband, kinausap ako and ini-invite ako. Sabi ko, hindi na, dito na ako. Dito na ako kasi sa health wealth, my forever. Di po ba? Agree po ba? Agree po ba ang lahat? Sa health wealth, my forever. By the way, I am single, pero wala man po akong forever. My health wealth naman. Agree? Di ba? Si Rosa Mia nakita ko. So, wala mang forever. The health wealth, my forever. So, okay na po. Kaya lagi po sinasabi, dito na nga po ako tumandang dalaga. At okay lang. Basta nasa health wealth naman. Di po ba? And of course, ito po yan, no? Ang ating pong kumpanya, sa dami nga po ng pinagdaanan, ito ang titingnan din natin. Idagdag po lang din po. Our president, ano po, hindi lang po ito yung kanilang business. Napakarami po nilang negosyo. And isa na po dyan, ang franchise holder po sila ng Jollibee Corporation. So at least para may idea lang po kayo, yung pong ating president, imagine kung franchise holder ka ng Jollibee, eto po yan. Wait, nawala ako. Sandali lang po. Wait lang. May napindot. Okay. So, eto po, ano, balikan ko lang. Sorry po, may napindot. Okay. A franchise holder po sila ng Jollibee Corporation. Pag sinabi mong Jollibee, meaning, malaking negosyo po ito. Hindi po ito biro-birong negosyo. Milyones po ang kuha dito. At hindi lang po isa ang kanilang franchise. Napakarami po ng kanilang franchise. So, ba't ko po ito binabanggit? Kasi ganito po yan. Kung titingnan po natin, dapat yung kumpanya, sigurado po yung, sigurado po tayo sa mga may-ari. Kasi po, ang isang kumpanya, na kung nag-uumpisa pa lang po, medyo, at wala pong sobrang malaking kapital, medyo nakaka-worry po, di ba? Kasi aminado naman po tayo, may mga ups and down. Pero sabi nga, no, napakalalim ng bulsa ng presidente natin, ng may-ari ng kumpanya, na kumbaga kahit na ano pong mangyari, talaga pong tatayo at tatayo po tayo. Yun po ang kagandahan. Ito lang po ang bottom line. Sigurado po tayo para po tayong nakasandal sa pader kapag ka nasa health wealth,
international corporation po tayo. So, napakilala ko ng ating president, no, si Ma'am Vicky Taktakan Espiritu. Pag-usapan po naman natin yung ating produkto. Sa pag-uusapan natin ay mga beauty products, dapat po medyo aware po tayo dyan, medyo maingat, medyo masusi po tayo sa pagpili ng ating mga beauty products. Our products, take note, our products are handcrafted. It's done by hand. Ito po ay mula po, ang proseso po niya, mula po yan sa tabi nga, mula po sa pagbiblend, pagkupor, paglilayer, yan po ay talaga pong handcrafted hanggang sa pagkakat niya, pagstamp at pagbabalot, everything is done handcrafted. So naka-handcrafted po siya, handcrafted to perfection. And second, our products are cold processed. Pag sinabi mong cold processed, hindi po siya automatic, hindi po siya dumaan sa mainit na proseso. Kasi anumang produkto, once na dumaan po yan sa napakainit na proseso, ang mangyayari po niyan, kahit po anong natural na content ng isang produkto, ang mangyayari po, mamamatay na po yung natural content niya. Di ba may mga sabon tayo na may content ng aloe vera, ng guava, ng cucumber? So, kapag po yan ay dumaan na sa mainit na proseso, baliwala na po ang pagiging natural. And, of course, bukod po sa cold process yan, our products are 100% virgin coconut oil. Gawa po yan sa virgin coconut oil, kaya po napakaganda. At kung mapapansin nyo, sa mga gumagamit na po ng sabon natin, yung sabon po natin ay medyo may kalambutan. Ano po, kaya ingat lang po tayo sa paggamit, sa pagsisafety dito. Kung gusto nyo makatipid, medyo ingatan lang po kasi madali nga siyang malusaw kasi gawa sa 100% virgin coconut oil. Yung iba po, meron po siya ng tinatawag na cheap soup noodles. No? Hindi soup noodles, hindi soup noodles. Ito po ay yung ginagamit ng ibang mga kumpanya kasi medyo mura nga po ito. Kaya lang, ito po yung dahilan kung bakit matitigas yung mga sabon na ginagamit po natin. Diba? Actually, may in-experience ako dyan. Nalaglag siya sa CR talagang kado sa bowl. Nung malaglag siya, grabe po, kinabukasan, buo pa rin yung sabon. Doon ako nagulat. Sabi ko, bakit kaya ganun siya katigas? No, yung pala, isa po pala sa dahilan noon dahil doon sa kanyang content na cheap soap noodles. Ano po, ganun po yung ibang mga commercialized na mga beauty soap. Ano po. Pero yung sa atin, sigurado po tayo 100% virgin coconut oil. And ang isa pa po, wala po siyang preservatives. Remember, our skin is very porous and absorbent. Ano po? So, anuman ang i-apply natin dyan, madali pong ma-absorb nating skin. Ayan ah, karamihan naman sa atin, hindi na aware ano, kung ano ang inilalagay natin sa skin natin. Ang importante sa atin, nakakapaglinis tayo ng ating mukha, ng ating buong katawan. Pero mag-ingat po, no? Kasi po, ang ating pong skin ay madaling pasukan ng kung anuman pong maia-apply natin. Na pwedeng maging simula rin po ito ng ating pagkakasakit. Huwag natin itong baliwalain. So, mag-ingat po tayo. Ganun po ka-sensitive yung ating skin. Eh, lalo na kung ilalagay mo yan sa inyong mga mukha. Diba? So, ingat po. Yung sa atin po, walang preservatives, no chemicals. And lastly, our products are product of nature and science. Scientifically tested and proven to be effective. Ganun po kaganda ang produkto natin. Pinag-aralan po itong mabuti bago ilabas sa market, no? So, eto na po. Alam na natin yung mga ng produkto natin. Yung tipong kung paano siya ginawa at kung ano yung content ng product. So, eto naman ang pag-usapan natin. Paano nyo gagamitin yung ating mga sabon? Lalo na kung i-apply po natin sa mukha yan. Una po, kailangan malinis ang ating mga kamay. Of course, and dapat pag mag-a-apply po tayo, upward circular motion.
Okay, parang sa screen ko, hindi ko na sila nakikita. I don't know kung anong napindot ko. Okay? So, dapat upward circular motion po siya. Ganun po ang pag-a-apply. And medyo ibabad natin at least in a minute. Kung medyo umpisa pa lang ikaw gagamit, kahit less than a minute lang po, lalo kung medyo sensitive yung skin natin. No? May ilan po kasi nasa unang gamit, hindi pa na-adapt yung sabon. So, medyo bawasan natin yung pagbabad niya, no? And of course, panlawang mabuti pagkasabon po. So, kala na simple lang ang pagsasabon, di ba? So, ano yan eh, may mga kailangan step by step kung talaga pong susundin natin yung dapat at yung tama. And paano iingatan? Actually, nabanggit ko na kanina, since malambot yung ating sabon, ilagay niyo po siya sa isang soap dish na yung meron po siyang ano, merong may drainage ba para makatulog po siya. No po, para medyo kung gusto niyo matipid ang paggamit, so ingatan po natin, no. Huwag doon sa pag nasa CR yung laging kinatamaan po ng shower, no. Ingatan po natin, pero kung hindi naman nagtitipid, eh sige, okay lang. Advice ko rin, pwede rin niyo po siyang i-cut, no. Pwede po natin siyang i-cut. Yun po ang ginagawa ko, hinahati-hati ko kasi ang ginagamit kong sabon is dalawa. Dalawa ang aking palit-palitan na sabon, so hahatiin ko po yan para medyo hindi ganun kadali siyang malusaw. And eto na, yung skin natin, alamin nyo. And alam nyo ba yung klase ng inyong skin? Kasi may apat na klase po tayo ng skin. We have the normal, we have the oily, and we have the dry skin. The best skin is the oily skin. Sino sa inyo ang may mga oily skin? Mas maganda po yan kasi yung skin na yan, yan ang tinatawag na forever young na skin. So ako po ay oily skin, so kaya po ang aking skin ay forever young, no? Ang dry skin naman, very prone naman po yan sa fine lines or wrinkles. Although, hindi sila prone sa pimples kasi ang oily skin, medyo prone naman po kami sa pimples. Yun nga lang. Pero okay na rin, mangilan-ilan lang naman kung lumalabas yan every time, minsan pag may menstruation lang. Pero at least yung oily skin, sabi nga, forever young, no po? And bukod po dyan, may papakita lang ako sa inyo. Ito yung mga sample po ng skin na medyo siguro ay naluto sa chemical. Siguro aware po kayo sa ganyang klase ng skin, no? Ano na siya eh. Hindi naman po freckles. I think hindi siya freckles. Possible effect po ito ng isa sa dahilan kung bakit nadadamage ang ating skin, no? Dyan, or bakit nagda-darken yung skin natin, possible effect yan ng mga chemical peel na tinatawag. Kasi kadalasan sa atin, hindi na po tayo kumukonsulta sa dermatologist. Tama po ba? Kasi pag may nakita sa commercial, gagamitin na natin. Pag may nakita tayo sa mga online selling, ano po, madalas ganyan naman tayo, itatry natin. Hindi tayo without consultation sa dermatologist, eh paano po kung very sensitive ang skin po natin? So medyo mag-ingat po dapat, no? Kasi delikado po yan. At tandaan nyo, ang mukha ang iniharap natin sa araw-araw, lalo na po sa ginagawa natin. So dapat maganda po yung skin po natin, di ba? So ano ang dahilan pa nagda-darken ng skin natin? Una, it's because of the UV damage. Yung UV damage, ano po kasi yan na nagkukos ng sunburn, kung bakit nagtatan tayo, and nagkukos din po ng premature aging and even eye damage. Ang difference ng UV damage sa radiation, ang radiation, unlike sa UV damage, ang UV damage kasi nakikita natin yan, yun yung sikat ng araw, nararamdaman natin. While the radiation po, hindi po yan kagaya ng init ng araw po, hindi natin siya nakikita at hindi, pero nararamdaman po natin. So, your senses cannot detect your, hindi natin din nararamdaman, but your senses cannot detect your the radiation. So, ang nangyayari po, hindi mo siya mapapansin hanggang makita mo na lang damage na po pala yung ating skin, no? Para bang healing me softly po yan, eh, no? Hindi mo pansin, pero unti-unti, pag damage na, doon mo lang makikita. Yan po yung cause ng rejection. And we have also the chemical peel. Ang chemical peel po, yan usually pagka, yan ang sa lahat ng ayoko na proseso na pinagdadaanan, no? Yung iba sanay na sanay sa chemical peel. Actually, yan ang ayoko. Ayoko sa lahat ng nagbabakbak ang
aking mukha. Basta gusto ko in a natural way lang po yung pag-glow ng aking skin. So kaya nga dapat natural yung ginagamit natin like our products. And again, isa pa, meron pa po exposure to heat. Hindi po ibig sabihin, hindi ka lumalabas, hindi ka exposed sa sikat ng araw, ay hindi ka na-exposed sa heat. Kung kayo po ay kahit nasa bahay lang, pero madalas po kayong magluto, no? So kung madalas po kayong magluto, exposed pa rin po kayo sa heat. So possible na mag-cause pa rin ng pagda-darken ng ating skin. Paano may iwasan ang pagda-darken ng skin natin? Of course, eto na po yan, unang-una, dapat po, doon lang tayo sa huwag masyadong magpapaaraw. Kung magpapaaraw man po, make sure na meron tayong ilalagay na sunblock. Pero ang sunblock po, from time to time, dapat i-apply natin. Hindi po enough na isang beses ka lang po mag-a-apply ng sunblock. Kaya baon-baon mo yan kung gusto mong protected yung skin mo. And of course, don't drink alcohol, di ba? So alam mo naman natin ang dulot ng alak sa ating katawan. Sa umpisa, lalo kung skin na pag-usapan, sa umpisa akala mo namumula-mula ka, pero kapag po tumagal na at madalas kang umiinom, nagpo-cause na rin po yan ng pagda-darken ng skin natin. At pangatlo, para maiwasan, huwag po tayong mag-smoke. Kasi nakakapag-cause din po. Kasi ang cigarette smoke contains free radicals that contribute to wrinkles and age spots. Hindi lang magda-darken, madali ka pa po tatanda because nagko-contribute po siya ng wrinkles sa ating, nagko-contribute siya ng wrinkles. So medyo ingatan lang po natin ang ating skin, no? Kung ayaw natin mag-darken, hanggat maaari, talaga pong iwas sa alak, iwas sa pag-expose sa sunlight, and of course, iwasan ang paninigarilyo. So may dal, eto po yan, sample po ng aging skin, no? Makikita po natin, ang una po talaga naapektuhan, etong area na to, no? Yan ang nagpo-cause na, dito makikita yung mga fine lines, di ba? Kaya nga usually, ayaw mong mag-selfie na sobra pong ano, no? Yung close up, kasi kitang-kita pag nag-smile ka, di ba? Ako naman yata hindi pa masyado, no? Konti pa lang, no? Konti lang kasi nagbabarley naman tayo, di ba? Para ma-prevent yung maaga natin pag-edad. Ano po? So, may dalawang klase po ng pag-edad. Ang una is the intrinsic aging, no? Ano ang intrinsic aging? Ang intrinsic aging po, nag-i-start po ito sa ating, in our mid-20s po, no? Within the skin, the collagen production is low. Ganun din po ang elastin. Okay, so habang umiedad po tayo, we have the collagen and elastin naman. Kaso habang umiedad po tayo, nababawasan po at bumabagal ang production ng collagen and elastin. The collagen is the most abundant protein po na meron sa katawan natin. 1/3 ng protein ng ating katawan consists of collagen. Ang collagen po kasi nagbibigay ng strength and elasticity ng ating skin. While the elastin naman po, ang elastin, it allows the skin to expand, ini-stretch niya, and bounce back providing tighter appearance. Okay? So kapag walang elastin, yan na po, nag-i-start na doon na po, pag nababawasan, nagsasag na yung ating skin na nagiging dahilan ng pag-cause ng fine lines or wrinkles. Okay? So yun po ang dahilan. Yun po ang intrinsic aging. Unti-unti, it's unnatural po, no? Hindi dahil sabihin mo, bata pa naman ako, even mid-20s po, nag-i-start na po mabawasan ng collagen and elastin ng ating skin. Okay? And the second one, ang isa pang klase ng extrinsic aging. Now, what is extrinsic aging? Ang extrinsic aging naman po, ito po ay ang nakaka-apekto mostly po talaga, kaya tayo madaling umiedad, ay ang sobrang exposure po sa sunlight. Yan po ang naging dahilan kung bakit po madali tayong umiedad. So, that's the two types of aging, the intrinsic and the extrinsic aging. Okay? So, nawala ang slides ko. Next po. Nawala na yung aking copy. Okay, ano ang cause naman ng premature aging? Again, nabanggit ko na kanina, sun exposure, hard soaps and chemicals. Remember our products, wala pong chemicals, kaya napakaganda, kaya sigurado po tayo, no? So, ang kasunod pa, bukod po sa sun exposure and chemicals,
Ang dahilan pa po ng ating madaling pag-edad. Next slide, please. Pasensya po na wala ang aking PowerPoint. Okay, smoking pa rin. Nabanggit ko na kanina yan. And then, alcohol. Sabi ko na rin kanina. And yung pangatlo is the repetitive facial expressions. Facial expressions po tayo meron sa isang araw. Diba? Pagising sa umaga, kung magandang umaga mo, nakasmile ka. Pero kung hindi maganda ang araw kasi wala ka pang breakfast, wala pang na-ready breakfast ang iyong husband, ang iyong wife, diba? So, nakasimangot. So, kung mainit ang ulo, kung hindi maganda ang gising sa umaga, nakasimangot. So, pagka okay na, mimiti ka na. Sa isang araw, possible ang magalit. Tama ba? So, marami tayong facial expressions na inuulit sa isang araw. So, nagkukos rin pala po yun ng premature aging. At ang kasunod is the sleeping position. Okay. Affected din po yan. Akala natin basta na lang tayo matutulog. Ano po? So, affected ang sleeping position. Ang atin po kasing yung bigat ng ano natin, na take note, no? Yung bigat po ng ating ulo. Para po yung kasing bigat na pwede nating maikumpara sa bowling ball. At least po yan 13 to 14 pounds. Diba? So kung ikaw ay madalas nakagilid, so naiipit po. May part ng ating mukha na naiipit siya. Okay? So kaya pwede mag-question ng mga tawag dito. Nang parang mga fine lines din. So, nadideform in a way pag madalas nakagilid tayo. So, mas maganda po na sleeping position is yung ganyan lang, straight lang po, no? So, yung iba, masanay naman ang nakagilid. Pero po ako, sanay din ako ng nakagilid. Pero hanggat maaari, talaga pong straight lang po, no? Para maingatan pa rin natin yung maaga nating pag-edad. And of course, the gravity. Kaya nga, meron tayong sistema kung paano po natin i-apply ang anumang ilalagay natin sa mukha natin. Pagsasabon, upward circular motion, paglalagay ng kung anuman, toner, cream, or serum, it should be upward circular motion. So, ngayon, may idea na kayo, no? Kung paano maiwasan ang pag-darken ng skin natin, kung paano maiwasan ang madaling pag-edad. So, ngayon, pag-usapan naman po natin ang ating mga produkto. Okay, our health wealth beauty products. Una is our white and tan soap. Ano ba ang ginagawa nitong Lumina white and tan soap? Okay, ano ang meron dito? So una, nagpapalambot at nagbabrighten ng ating skin. Okay, yan po ang aking isa sa ginagamit. No? May ilan akong palitan eh. May tandem po kasi akong sabon na ginagamit. So isa po dyan ang Lumina. Ano ba ang meron sa Lumina? It has licorice. This is the most expensive whitening ingredient na content po ng ating produkto. No? So bukod po dyan, meron din siyang vitamin C. And of course, the glutathione na gustong-gusto po natin lahat, 'di ba? Kasi pagka may gluta, alam naman natin ang lalaking mata natin, ang gluta pampaputi kasi gusto nating pumuti. By the way, itong pong puti kong ito gawa na po ito ng mga produkto natin dahil before po hindi po naman ganito ang aking kulay, no? So next, ano pa ang kasunod natin produkto? We have our green barley soaps. We have three variants. Una na dyan is our green barley papaya. Ano ang meron dito? Ang maganda dito, combination of green barley and combination of papaya extract. Ano ang meron sa papaya? Ang papaya po kasi meron siyang tinatawag natin na enzymes na papain. Ang papain, siya po ay isang klase ng enzymes na naglalighten ng ating skin at nagde-decrease ng pigmentation. Kaya napakaganda po sa gustong mga magpaputi. Bagay po ito doon sa mga dry ang skin na gustong magpaputi kasi mayaman po ito sa moisturizer. And our second variant is the green barley pineapple, no? Ito po ay with green barley and with pineapple extract. Ang maganda naman po sa pineapple, this is our anti-aging, no? The revitalizing and anti-aging soap. Ano pong meron dito? Meron po siya na tinatawag natin na bromelain na enzymes
na nagbe-breakdown and nagtatanggal ng mga dead skin cells. So far, sa experience ng dealer ko po, ang na-experience na sa ating pineapple, nalalessen po yung kanyang freckles na tinatawag, no? So kaya maganda rin po ito para doon sa mga medyo 40s and up na. For anti-aging, try nyo po ang ating green barley pineapple, no? With pineapple extract. And the last variant is our green barley tea tree soap. Ito po yung ating barley with tea tree soap, okay? Barley soap natin with tea tree oil. So, ang maganda po nito, nagre-revitalize din at the same time, this is an antibacterial soap. Okay, napakaganda po niya para sa may mga pimples and may mga skin problems like hadhad, huni, alipunga. Name it, di ba? Kasi yung isa kong dealer sa Quezon, ginagamit niya ito para po sa kanyang, I think, eczema po. Dito siya natulungan ng ating antibacterial soap. So kung mapapansin nyo, any variants lahat po yan, grabe po ang magagawa sa skin natin, no? So medyo maging conscious na rin po tayo sa skin natin kasi po alam naman natin, nabanggit ko nga kanina, humaharap po tayo, araw-araw may kinakausap, mas maganda, mas madaling makakabenta, di ba? Pag nakikita sa'yo yung produkto na binebenta mo, di ba? Nagbebenta ka, hindi mo naman ginagamit, tapos hindi makita sa'yo. So sabi nga, be the product of your own product. So dapat ginagamit po natin. Pwede naman kayong mag-experiment, try nyo po kahit pa isa-isa kasi ganyan po ang ginawa ko noon. I have my own combination nga po, yung kagaya ng nabanggit ko kanina. So, dalawang pares po ang sabon ko every time magpapalit ako. So, bali apat yung ginagamit ko. Dalawa pong alternate yan. Pineapple, papaya, and then the, may isa akong whitening, papaya and the charcoal. And then, tatandem ko naman ang Lumina ko doon sa ating hypoallergenic, no? So, nagpapalit-palit po ako. Kasi po, may time, syempre, naiiwin na rin yung skin natin. So, kailangan, palit-palit po tayo. Kasi, wala naman po, nothing to worry kasi lahat po ay natural at maganda ang ating product. So, ang kasunod po natin, yung nabanggit ko ng sabon, na sabi ko, ginagamit ko rin is Victoria Hypoallergenic Soap. This is good for sensitive skin. Meron siyang vitamin E and with germ oil. Kaya maganda rin po ito. Clear soap po, clear po itong soap na ito, no? Kaya pwede rin po itong i-advise sa mga bata, no? Kasi for sensitive skin din po siya. And our Victoria Charcoal Soap. Nako, ito pong activated charcoal soap natin. Napakarami po niyang gamit. Nagdi-detox, nagdi-deodorize, and nagmo-moisturize at the same time. Pwede po ito sa mga nangangating anit. Okay? Yung dinadandruff din, maganda rin po ito. And yung may kakaibang amoy. Sabi nga, di ba, nag-deodorize po siya. So, may ilan po kasi na yung tipong kahit bagong ligo, alam nyo yon, yung medyo sumisingaw po yung amoy, no? May kakaiba, parang kakaligo lang, parang pag lumapit ka, pag pinagpugisan ng konti, umaamoy na. So, pwede nyo po itong i-recommend po sa kanila, no? Bukod po dyan, nagmo-moisturize. So, may naalala ako na nakagamit nito na meron siyang psoriasis. So, nakatulong po ito kasi usually may psoriasis po na talaga nag-flake. So, very dry yung kanyang skin. So, since siya po ay nagmo-moisturize, napakaganda rin po nito. And, ito rin po ang ginagamit ko as feminine wash. Okay? So, sino na po ang nakatry? I hope sinubukan na ito ng iba. Nung marinig ko po ito sa training namin na pwede pala siya as feminine wash. So, doon ako nag-start na gamitin yung ating Victoria Charcoal Soap. At napakaganda po talaga niya. So, alternate ko din siya. So, grabe po yung produkto natin. Lahat all natural, no preservatives. Kaya no worries po. Pwede po niyong itry lahat at palit-palitan niyo po yung paggamit niyo. And then, ikwento niyo po kung ano yung na-experience niyo sa ating produkto. And of course, dahil may sabon tayo, hindi mawawala. We have our Glow Body Wash and Shampoo. O, diba? Grabe sa Health Watch, wala ka nang hahanapin pa, no? Andiyan na yung gamit mo sa, ano, sa CR, sabon, and then meron na tayo yung Glow Body Wash and Shampoo. Kaya napakaganda po ng ating mga, ating Healthy Store products po talaga. Marami po kayong pagpipilian, no? And
may bago po tayo na I think by October siguro ilo-launch na po ito. Meron pa tayong bagong other products, no? Babanggitin ko na siguro alam ng karamihan yung ating vitamin C. Ano po? So napakaganda. Excited na po kaming lahat kasi marami na actually yung nag-aabang nito. Panibagong dagdag na naman po sa ating healthy store products kasi po lahat ng produkto na ina-avail nyo, yan po ay may katumbas pa rin na pagkita. And I don't know kung lahat po ay aware, kasi meron pa po tayo isa pa pong paraan ng pagkita, no? We have the Unilevel, the loyalty, and the royalty income. Okay, eto po yan. So sa mga madalas magsabon, no? I hope sabon na po ng HealthWealth ang ating ginagamit, no? Kasi sa bawat bilin nyo po, eto po ang maganda dyan. Para ka na ritong nagtatanim po. Kasi sa bawat purchases nyo po yan, naiipon po yan. And eto po yung magiging basihan kung paano po kayo kikita sa Unilevel. Okay? Sa Unilevel po, meron po tayong, pwede po kayo magkaroon ng rebates from first level up to your 15th level actually. So paano ba lalalim yan? Okay, lalalim po yan. Depende po yan sa amount ng na-purchase nyo na. And we have discount, ano po, sa mga bagong dealer. Okay, so ma-avail ang products. Nag-start po yan sa ating 10%, 15%, hanggang ang pinakasagad po natin is the 20%. Okay, so eto po yan. Mag-sample po tayo. Sa bawat purchases nyo po, pwedeng balikan natin yung una. Sorry ha. The other slides, yung unang slides. Para makita lang, sample na pala ito. Okay, ito po yan. Ang regular dealer, pag bago ka pa lang at ang total purchases mo ay below 25,000, hanggang third level po yung makukuha nyong rebates. Sabi ko nga, paano nga ba lalalim? Lalalim po siya depending on your purchases, worth of purchases. Okay? Fifth level, at least naka 25,000. Nakikita nyo naman po na 15th level, hanggang 15th level po yan. Dadaanan ko na lang po ito kasi may separate training naman po dito, no? So, bawat level po, meron kayong rebates. So, para lumalim po yan, bukod sa amount ng purchases na i-consider, may loyalty pa po, no? Sa loyalty, dahil loyalty nga po yan, kasama naman po dyan ang bilang ng taon mo na sa kumpanya sa amount ng purchases mo. And sa royalty naman po, i-consider naman dyan ang amount ng purchases mo, tagal mo sa kumpanya, at pangatlo, yung bilang po ng inyong na-sponsoran. Indicated naman po dyan. I hope binabasa niyo 'tong pinag-aaralan kasi nandoon po 'yan sa kit natin, no, sa bawat bag na natatanggap natin, merong kit kasama po ito, no? Balik-balikan niyo para mas maintindihan po natin. Okay, mag-sample na tayo yung kasunod na nating slides. Yung sample natin, itong example po natin is power of 2 ito. Meaning dalawang tao ang nakuha mo, okay? At yung dalawang nakuha mo yon, nakakuha rin ng tigda dalawa sa ilalim. Wala akong masample kasi po, hindi ko kayo nakikita. Hindi ko alam kung ano ang aking napindot. Wait lang po, no? Sorry, hindi ko siya makita. Wait lang. Ayun, ayan. Okay na po, sorry. Ayan, nakita ko na po kayong lahat. Kanina pa ako dumadalda lang, hindi ko kayo nakikita. Ang hirap po pala talaga, no? Pasensya na po. So kaya medyo nangangapa ako kanina kasi ang hirap makipag-usap nang nakikita ko lang sa screen ay ang sarili ko. Okay po. So, eto na po, no, yung power of 2 natin. Mag-example po tayo. Mag-example tayo. Power of 2. Example po si Rosa Mia. Nakita ko kasi si Rosa Mia eh. So, si Rosa Mia, siya yung aking first level. So ngayon, makakakuha ko sa lahat ng sales niya. Meron akong 3%. Okay? Meron akong 3% sa kanya. So since first level ko siya, okay? Dalawang first level ko, si Rosa Mia, at saka nakita ko si Kuya Lobby. Si Kuya Lobby. Okay? So silang dalawa,
makabili sila ng PIG 1440 lang. So meron akong 3% sa purchases nila. So meron akong passive income na 86.40. Clear po ba sa lahat yon? And then, on and so forth. So, si Rosa Mia, first level ko, nakakuha siya. Ang nakuha niya, si Ma'am Imelda. Si Ma'am Imelda, magiging second level ko, first level naman siya ni Rosa Mia. Ay, no, nasasalim yung utang kayo, no? Nalilito, nahihilo. Hindi pa ba clear sa inyo ang unilevel po natin? So, tingnan niyo lang po, at yan po, this is a perfect computation for the power of two. Yung naunang dalawa, nakakuha rin po ng tigda-dalawa sa ilalim nila at bumili lang po yan ng tig 1,440 worth of purchases. So, paano ka makakakuha dito ng rebates? Para po magkaroon ng rebates, ikaw mismo dapat bumili ka at least worth 1,000 pesos. Okay? Maliwanag, kaya bang makapurchase ng 1,000? Diba? Simple lang po. Kaya importante, gumagamit po tayo ng produkto natin kasi kung hindi po tayo gumagamit, wala tayong purchases. Diba? So, ito po ang possible na kitain natin kung aabot tayo hanggang 15 level. Sa example natin, pwede kang kumita ng 335,708.80. Malaki, malaking, malaki. Diba? Sobrang laki po. Kung titingnan po talaga natin. Kung pag-aaralan natin mabuti ang unilevel at kung i-apply po natin, talaga po namang kikita po tayo rito. Yun nga lang, since hindi pa ganun ka-clear sa karamihan, ang dapat pong maging umpisa natin, bumili po muna tayo. So sa inyo, sino ba ang gumagamit na ng other products natin? Oh, may kumakaway, si Sir Eugene, gumagamit na. Tita Juliet, hindi ko makita. Okay, may mga gumagamit na po ng other products? O wala? Baka nagtataka yung iba, bakit wala akong unilevel? Every 10th of the month po ang ating unilevel. So, bukod po sa weekly, we have the monthly check po natin. So, pwede pong upuan nyo ito with your upline para mas lubusan pa natin maintindihan. Okay po? So, ganito po ang possible na kitain po natin kung talaga pong gagawin po natin ito. Kaya po, ang pinakang bottom line lang po, umpisahan po natin sa pag-purchase ng other products, gamitin natin, at the same time, ikwento po natin. Clear po ba? Ang tanong, kinikwento nyo ba? Kinikwento nyo ba? Kaso kung hindi nyo kinikwento, eh wala po talaga kayong masishare ng ating other products. Kaya nga po dapat gumamit, ikwento, at ikwento ng ikwento hanggang marami pa po ang maratingan yan, hanggang sa dumami po ang purchases natin for our unilevel. Madali lang po ito kung tutuusin. Kasi lahat naman po tayo naliligo araw-araw, tama? Diba, girlie? Naliligo lahat araw-araw. Diba? Nagsasabon tayo araw-araw. So, for sure, nakakapag-avail tayo unless iba yung ginagamit natin. Diba? Yung totoo, sino na po ang gumagamit sa inyo? Pwede kong makita yung mga kamay. Yung totoong gumagamit. Ay, si Ma'am Josephine. Okay. So, yung iba po hindi tumaas, hindi pa gumagamit ng product natin, si Ma'am Benita, gumagamit na siya. No? So, sa mga hindi pa po, simulan nyo na po. Okay? Para makita nyo yung resulta. Okay? Kasi wala tayong ikikwento. Paano sasabihin mo, ay maganda sa ganito, okay yung sabon namin, pero hindi makita sa inyo. Diba? Tama po ba? So dapat nakikita po sa atin. Eh isipin mo, nagbabarli ka na. Diba? Nililinis na yung sistema mo, pinapaganda yung loob ng sistema mo. Sa labas naman, pinapaganda naman tayo ng mga beauty products natin. So saan pa po tayo? Wala na po tayong hahanapin pa kasi lahat ng produkto na kailangan natin nasa HealthWatt International Corporation na po. Kaya nga, beautiful inside and out. Eto pa! Eto na, naglabas na sa screen to. Meron pa tayong mga beauty products. May mga health drinks po, may mga beauty drinks na po tayo. And eto po, no? Umpisahan po natin. We have our dalawang klase po ng ating beauty products. Pampa Beauty and then Pampa Sexy. Okay, diba? So we have our Glow Barley.
Ano ba ang meron sa ating Glow Barley? And we have our Glow Light and Fit. Okay? Our Glow Barley, ang meron po dito, tensya na, at yung aking pong PowerPoint ay mabagal dito po sa aking cellphone, no? So our Glow Barley, meron siya of course, una na dyan ang ating Green Barley. It has glutathione. Alam mo naman natin ang glutathione. This is the master antioxidant. Ano siya yung nagre-repair ng damage sa ating ano no sa ating skin. And ang yun nga lang po ang glutathione po, meron na rin po yan sa atin. Kaya lang nababawasan rin po lalo na po bumababa ang level ng glutathione, lalo na po kung madalas tayong uminom, kung madalas po tayong uminom ng alcohol at madalas po tayong mag-smoke. Especially kung luto na po tayo sa gamot with chemicals. Ang maganda sa product natin, natural po ito, no? So kaya po nababawasan yung glutathione sa ating katawan. And it has collagen, nabanggit ko naman kanina kung ano yung collagen. It has the lemon powder, napakaganda. Kasi kung titingnan mo ang contents ng mga produkto natin, grabe, nandyan na po lahat. Kasi usually, pag sinabing beauty drink, usually lang, gluta lang ang meron dyan or vitamin C. Kasi alam naman natin, hindi magwo-work ang gluta without the vitamin C. So, bukod sa vitamin C, meron pa tayong lemon powder. And bukod dyan, calamansi powder. Grabe po, ang tindi ng contents ng mga produkto po natin. Kaya nga po, kung titingnan nyo lahat ng contents ng produkto natin, pagka ininom nyo po yan, talaga pong mag-glow po tayo. Yun ang kagandahan ng produkto natin kasi all natural po ang kanyang ingredients. Ang model natin ng Glow Bar kasi super laklak po talaga dyan is si Weng eh. Diba? Kung kilala nyo si Weng, asawa po ni Jonathan. Grabe po ang paglaklak niya ng Glow Barley. Talaga pong tenes niya yan at proven naman po niya. Although maputi na siya, pero mas lalo pa po siyang nag-glow. Ganong kaganda ang ating Glow Barley. And the second one is our Glow Light and Fit. Sa mga gusto pong mag-diet or gusto magpapayat, okay? Ano yung meron sa ating Glow Light and Fit? This is our slimming drink. So weight management, sabi nga, has never been easy. Ano po, pero sa tulong ng ating Glow Light and Fit, ma-achieve nyo na yung gusto nyong katawan. Okay? So ako'y pumapayat na, although barley pa lang so far ngayon ang aking iniinom. So pero through our Glow Light and Fit, eto anong meron? It has green barley. It has the psyllium husk. Ang psyllium husk po, yan po ay napakaganda kasi mayaman siya sa soluble and insoluble fiber. Yun ang kagandahan ng psyllium husk. Yan po, sa soluble fiber, yan po ang nakakatulong para bumaba ang ating cholesterol. Insoluble fiber naman po, nakakatulong naman po yan para malinis yung ating mga bituka. Okay? Kasi araw-araw nagpapasok tayo ng, alam nyo na, ng glason at chemicals sa katawan natin. Siya yung tagawalis. And ang psyllium husk din po, yung may effect po yan na feeling busog po tayo. Yun ang kagandahan ng psyllium husk. Siya po yung dahilan kung bakit nag-gel yung ating Glow Light and Fit. Meron din siyang lemongrass. Grabe po ang lemongrass, napakarami din po niyang health benefits. Nag-relieve siya ng bloating, nakakatulong din po siya sa nagpapaganda rin ng skin natin at nagre-regulate din po siya ng blood pressure, nagpapababa din ng cholesterol. Grabe, ang dami pong health benefits ng ating lemongrass and nagbo-burn din po siya ng fats. Okay, ano pa ang meron sa ating Glow Light and Fit? Meron din po siyang meron din siyang green tea extract, okay? Ang green tea extract naman po, ang maganda, may dalawang klase po kasi ng tea, the green and the black. Maganda po yung sa atin, green tea yan. Kasi ang green tea po, ito po yung bagong harvest pa lang, no? Yung ating green tea. Kasi po, yung bagong, ito yung hinarvest, tapos prinoseso po agad. Pag po kasi black tea po yan, matagal po yan bago hindi po agad siya pinaprocess. So ang kagandahan ng nasa atin, talaga pong green tea extract ang nakasama sa kanya. And it has also the Garcinia Cambogia. Ang Garcinia Cambogia po, ang maganda po dito, ito rin po ay may effect na feeling busog ka rin po. At nakakatulong rin po ito sa pag-increase ng ating red blood cells. Ano ba ang natutulong ng Garcinia Cambogia? Ang maganda po dyan, nagpre-prevent siya sa production ng ating fats.
okay? Kasi iniiwasan natin yung fats na yan. And bukod po dyan, it has also L-carnitine. Ang L-carnitine po, ito rin po yung nakakatulong para mag-lose tayo ng weight at nag-burn din po siya ng fats. Ang maganda dyan, while burning our fats, nagbibuild naman siya ng muscles and nag-strengthen ng ating mga buto. Kaya nga ang effect, hindi yung nagsasag ka. Diba? Merong pang diet po na ang effect, nagsasag po yung ating skin. May nakikita ako na nagda-diet, tapos patingin ko parang bukod sa dry na, yung kanilang skin is nagsasag pa po. Since meron po tayo nung L-carnitine, ang maganda po dyan, eh, yung ating muscles ay nabibuild pa rin po talaga nyo. So firm yung ating effect po ng ating L-carnitine. Magiging firm po yung ating katawan. And bukod po dyan, it has also the Sakura Extra. Okay? Yung Sakura Extra po, ito po ay yung Sakura is a family po siya ng rose. Okay? Yung ating Sakura. And ang maganda po, siya po yung tinatawag natin na, by the way, yung tinatawag natin na cherry blossom. And ang Sakura po, isa po itong beauty ingredient with other health benefits. Kaya napakaganda po. Antioxidants, so anti-aging din siya. And meron din po siyang essential fatty acids at nagpre-prevent po siya ng loss ng fibroblasts. And ito rin po ay anti-inflammatory. Kaya napakaganda po ng ating Sakura Flower Extract. So sabi ko nga, at lagi kong binabanggit ito, kung mapapansin nyo, lahat ng ingredients ng ating mga beauty products, eh talaga po namang wala kang itulang kabigyan. Kung i-research po natin yan, grabe po yung health benefit. Ang maganda dyan, gumaganda yung katawan natin, gumaganda rin po yung ating skin. At kasabay po nun, yung paganda pa rin talaga nung ating entire body, yung ating kalusugan po mismo. Kasi di ba may pampa-beauty, may pampa-beauty lang. Merong pampapayat, pero papayat ka lang po talaga, di ba? Pero yung sa atin, grabe po talaga. Gaganda ka na, sa-sexy pa, healthy pa yung kabuuan. Di ba? Saan po ba may ganyang produkto? Di ba? Sa Health World International Corporation lang po. Pilit man pong gayahin, pero hindi kayang mapantayan. Agree po ba? Thumbs up naman. Agree? Diba? Hindi po talaga kayang mapantayan. Diba? Ganon tayo kasigurado. Ganon kaganda ang ating mga produkto. Sabi nga, nothing compares po talaga pagdating sa mga produkto po natin. No? And dahil beauty ang ating pinag-uusapan, medyo pasensya na kasi alam ko narinig nyo kayo na. May narinig nyo ba medyo maingay kanina? Medyo may maingay lang po sa akin paligid, ipagpaumanhin po ninyo. Okay. Ang pinag-uusapan natin ay beauty, no? Sabi nga, dapat maganda ang panloob, maganda yung panlabas. We have the health drink, we have the beauty drinks. Meron tayong i-apply natin sa ating mga katawan at sa ating mukha. So yung totality, beauty po talaga. Pero ako po, hindi po ako ganito before. Hindi ko po sinasabing maganda ako. Pero nabago na po ang itsura kong ito ng dahil po, imagine naman po, 13 taon na po ako sa kumpanya. Siyempre, umiinom po ako at gumagamit ng produkto. Kaya kung wala pong nababago sa inyo, okay, may nabago ba sa inyo? Can I see your hands? May nabago ba sa inyo? Kung wala pong nababago sa inyo at matagal na kayo, malamang hindi kayo gumagamit ng produkto. Agree po ba? Hindi sila makasagot. Tanong, may nabago ba sa mga itsura natin? Meron ba? Kung wala ka pang nakikita, kung gumagamit ka, baka kulang pa. So dagdagan natin ang laklak o dagdagan natin ang pag-shot ng produkto at dagdagan natin ang paggamit ng mga beauty products po natin. Okay? Before po kasi hindi ganito ang itsura ko. So, nakikita na ba? So, sa unang makakakita, huwag po kayong magugulat. Okay, nakita nyo na? Gusto ko makita ang mga reaction nyo?
Gusto ko makita ang mga reaction. Maganda po ba? Maganda po ba? Ba't walang makasagot? Walang makasagot? Maganda? O sige, okay lang naman. Tanggap ko po naman. So, ganyan po ako before. Lumalaki po ako na kulang po sa confidence. Okay? Kaya yung estudyante po ako, ako lang ay bahay at saka eskwelahan. Ganun lang po. Walang social life. Kahit nung mag-high school po ako, hindi gaano, no? Paminsan-minsan, pero hindi po ganun kadalas. Kasi nga po, ang mga friends ko, lahat sila magaganda. Napag-iwanan po ako, no? Napag-iwanan. So, kaya ayan, sabi nga nila, late bloomer daw ako. Kasi nagka-boyfriend po ako at the age of 24 na. Siguro yung age na 24 sa inyo, may asawa na ang karamihan. Tama po ba? No? Sa 24 na edad ninyo, may asawa na kayo. Ako po, bago pa lang po nagka-boyfriend that time. Diba? Ganun na po ako katanda nung magka-boyfriend. Sa tingin nyo ba may manliligaw sa akin pag ganyan ang itsura? Ha? Titigan yung mabuti. Huwag pa lang masyadong titigan. Kasi baka po nga panaginipan nyo, bangungutin. Okay? Nakikita nyo ba yung itsura? Sana ma-inspire naman kayo. Diba? Sana ma-inspire kayo sa itsurang yan. Kaya pag hindi kayo gumamit ng produkto natin, ganyan ang magiging itsura nyo. Gusto nyo ba ganyan? Ha? Kaya much better gumamit na kayo para makita nyo na ang results. So, marami po akong pinagdaanan na sabi ko nga, very shy na ako, no? Kulang ako sa confidence kasi feeling ko hindi ako maganda, maitim po ako before. So kaya nung mga panahon na yun, sinabi ko sa sarili ko, darating yung time, gaganda ako. Parang sinabi ko po, maganda na ako ngayon, no? Puputi ako. Tapos pangarap ko noon, humaba yung buhok ko. And then sabi ko, darating yung time, magiging blonde din yung hair ko. So kaya nagpakulay po ako. Kasi nung nasa ibang kumpanya ako, meron po akong na-attend na presentation. And natuwa ako dun sa nag-present kasi matangkad siya, maganda, maputi, blonde ang hair, mahaba yung kanyang hair, curly-curly siya. Sabi ko, gusto ko maging ganun din ako pagdating ng araw. Gusto ko, tatayo din ako sa harapan para makapagkwento. Diba? And gusto ko rin sana mag-discuss din ng beauty products. That was early, late 90s, imagine. Iniisip ko po yun noon pa na gusto kong maging ganon. Pero nagkaroon po ng katuparan yun lahat nung mag-join po ako ng Health Wealth. And hindi po in-expect yun. So kaya ngayon, ito po yung naging resulta. Diba? Uy, bakit manapit? Palakpakan nyo naman. Wala bang papalakpak? Sir Alonso ng Eagle's Wings, thank you so much, Ma'am Binita. Okay? Diba yan ang effect? O kayo ba, gagamit na ng products natin? Ha? Gagamit na kayo? Kung gusto nyong mabago ang ating itsura, hindi ko sinasabing ano ha, hindi po retoke, walang retoke ha. Yung tipong gaganda tayo in a natural way. At yun naman ang ginagawa ng mga produkto natin. So, organically, di ba? Natural. Hindi yung dahil sa kung ano-ano, chemicals or retoke. So, mas maganda gumaganda tayo in a natural way. Okay po? So, gagamit na ng produkto. Natatakot nang maging kaitsura ko. Natatakot na nang makita yung kagaya nung kanina, no? Yun yung preview. So, I hope, ano po, so magamit nyo rin yung ating produkto para may maikwento rin po kayo. And I would like to share this Bible verse, no? One of my favorite since Beauty Talk po ang aking hinahandle. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 3 verses 3 to 4, ang iyong ganda'y huwag maging sa kagaya kang panlabas lamang, pares ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at may hindiwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Amen po ba? Agree? Ha? Kasi ang importante pa rin po at the end of the day is yung laman ng puso natin. Tama po ba? Diba? Pwedeng hindi ka nga ganun kagandahan sa panlabas, pero ang importante pa rin po ay yung laman ng mga puso natin. Ano ba yung hangad natin? Ano ba yung purpose po natin? Di po ba?
At ang maganda po sa health wealth, ilalabas po talaga nito kung ano yung totoong purpose po natin, no? Lalo na sa ginagawa natin kasi we are sharing the good news po, no? Sinishare natin yung ganda ng produkto natin, kung paano po ito makakatulong sa karamihan. So sabi nga, wag nang masyado pag-usapan yung beauty, bonus na lang po yung ating sinasabing beauty, di ba? Pero pinakamahalaga pa rin po ay sabi nga yung kagandahang nasa kaibuturan ng ating mga puso. At may isa pa po akong iiwanan sa inyo, no? Wala na po ito sa slides. Okay lang, babasahin ko na lang po sa inyo, no? This is a quotation from Gina Lopez. Ay, kilala niyo naman po siguro siya, no? Ang maganda po dito, kaya nagustuhan ko yung sinabi niya dito, applicable po ito sa ginagawa natin sa araw-araw. Ano po? Ang sabi niya dito, ang hirap talaga pag hindi ko talaga kayo kita lahat kasi I want to see all your reactions. Okay? Ang sabi po dito, it's not the money that makes the difference. Okay? Kasi diba, ginagawa natin yung health wealth bukod sa makatulong sa kalusugan, kailangan din naman natin kumita, kaya rin tayo nandito, di ba? But it's not the money that makes the difference, sabi nga. You know what makes the difference? Ang sabi niya, ano ba yung sinasabi na nakakapagbigay ng, yung sabi nga, you know what makes the difference? Hindi ko siya totally may translate sa Tagalog, no? Sabi nga, it's your heart, okay? Bakit daw yung heart? Because you care. Tanong. Lahat ng kinakausap natin, lahat ng pinabahaginan natin, nararamdaman ba nila na nagki-care po tayo sa kanila? Nararamdaman po ba ng kausap natin? O ang ramdam nila, gusto lang natin silang mabentahan totally ng produkto. Diba? They should feel na we care. Sabi nga, because you care. And it is the caring in your heart that makes use of the money that we have. Nakita nyo? Ulitin ko ha? You know what makes the difference? It's your heart because you care. And it is the caring in your heart that makes use of the money that we have. Kaya nga ako sinasabi ko lagi, it's not all about money, but it's yung behind doon sa kung ano yung meron po tayo, no? It's not the money that we have. It's your heart that connects with other people. Agree? It is your heart. So therefore, it is your heart that makes the difference. Agree po ba? Agree po ang lahat? Malinaw po ba yung sinabi ko? Na nagustuhan ko po talaga ito from Gina Lopez kasi grabe po talaga, ramdam na ramdam. Kasi napanood ko po ito nung sinasabi niya to. Inano ko lang talaga, sinulat ko lang kasi ang ganda po ng kanyang mensahe. Nung sinasabi niya po ito, ramdam na ramdam mo yung nandito. And I hope, no, sa lahat po natin na hindi po tayo nandito sa Health What and Turn, kayo lahat para makapag-tong natin. At kung paano po talaga natin ipapakita yung totoong concern natin doon sa mga taong inaalok po natin, no? So I hope yung sinasabi dito na care, I hope maramdaman ng mga tao kung kausap natin sa araw-araw. Kasi may mga tao po na hindi lang yan po may sakit, no? Kasi karamihan po sa kanila, meron ding dalahin dito. So pag-aanin po natin lahat, okay? So, nawawala raw po ako. Why? Humina na ang signal ko. So, by the way, pa-end na po ako. So, I hope, no, marami po kayong tutunan. And bukod po sa akin, may kasunod pa po tayong mag-share at ipapakilala ko na po sa inyo. No, ang maganda dito, naririnig niyo po ako? Naririnig pa? Ah, okay, naririnig pa po ako. So, yung kasunod ko pong ipapakilala sa inyo, ang maganda dito, natulungan na siya sa health, okay? Natulungan na po siya sa health. At ang maganda pa, may i-share din po siya with regards sa beauty, no? Sa beauty products po natin. So, hindi ko na po ito patatagalin, no? Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating susunod na sharer. Palakpakan po natin si Ma'am Jacqueline
Villegas. Hello, wonderful morning. Thank you, Miss Marianne. At kinakabahan po ako. Pasensya na po. magandang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga nanonood at sa mga nakikinig dito sa ating Health Wealth. At sa lalong-lalo na po sa aking kagrupo, Team Fighters. Lubos pa akong nagpapasalamat dito sa Health Wealth. Kasi malaki po ang naitulong sa akin. Sa aking karamdaman, hindi lang po sa akin, kundi po sa aking pamilya. Magpapakilala po ako. Ako po ay si Jacqueline Lico Villegas. 2 years na po ako dito sa HealthWell. Since 2012 hanggang 2017, naging empleyado po ako sa Echelon Tower Condominium bilang isang receptionist. 2017 December po ako natigil kasi nagkaroon po ako ng karamdaman. Sa hindi inaasahan, na-ospital ako. At ako'y hindi, at ito po, ito po yung panahon na nagkasakit ako. Sobrang stress. Sobrang stress ako sa trabaho. Almost 12 hours ako nagtatrabaho. Tapos halos ang aking tulog ay 5 hours lang. Kasi grabe ang trabaho ko noong that time. Nalulungkot din po ako kasi ang pamilya ko nasa Bohol. Tapos hindi ko po kalimutan. September 27, 2017. Doon po ako unang nagkasakit. Tapos buong araw po yun, nag-suffer po ako. Madaling araw, papunta po ako ng trabaho noon. 4:30 in the morning kasi 6 o'clock po ang aking trabaho. So habang papunta na po ako ng trabaho, dumaan po muna kami sa Dunkin' Donut kasi nagbe-breakfast kami ng boss ko. So after 30 minutes, so nagbabiyahin na kami. Sa loob ng sasakyan, halos napasigaw ako. Kasi yung karamdaman, yung feelings ko na naubusan na ako ng hangin, tapos as in talagang nanglalambot ako. So sumigaw ako ng tubig. Kasi grabe ang hindi ko na maintindihan. So nagkataon naman na may nakita kaming 7-Eleven. So bumilis naman yung pag-inom ko ng tubig, halos 1 litro yung inom ko ng tubig. So nahimasmasan yung pakiramdam ko. So akala ko okay na ako. So sabi ng boss ko, pumunta tayo sa UE, sa may Santa Mesa. So pumunta kami ng Santa Mesa, nagpa-check up ako. Tapos, chineck up lang yung blood ko, yung heart ko. So okay naman daw, wala naman daw ano. Pero yung feelings ko, parang as in talagang nanglalambot pa rin ako. So ang tinanong lang ako ng doctor kung bakit nangyari. Sabi ko, naghanap lang ako ng tubig. So ang sabi pala niya, na-dehydrate ako. Dahil siguro sa uminom ako ng coffee, nung pagising ko sa umaga, wala akong ininom na tubig. So kailangan pala nating uminom ng tubig pagising natin sa umaga. Kasi ako, hindi ako uminom agad. So na-dehydrate ako. So nung that time na yon, nung sabi ko sa boss ko na, sige, okay naman ako. So kailangan ko na pumasok sa trabaho. So pumasok na ako sa trabaho. So dumating ako ng 6:30. So habang nagtatrabaho ako, dumating ng 10:30 in the morning ulit. So, bumalik na naman yung pakiramdam ko. Halos nahihilo ako. Palakad-lakad ako sa lobby. Hindi ko maintindihan. Tapos tumawag na naman ako sa boss ko. Sabi ko, boss, hindi ko na ulit maintindihan yung nararamdaman ko. So, gusto kong bumalik sa UE kasi magpapa-admit na ako. At saka magpapa-general check-up na rin ako. So, nung nagpa-check-up na, anong pumunta na ako doon? So, pina-ECG ako. Tapos check ulit sa heart, check ulit sa dugo. So wala rin silang nakikita, as in normal pa rin. So sabi ko, sige, sabi ko, Doc,
kahit kung wala man akong ano, gusto ko magpa-admit, gusto ko magpa-ano, kung hindi ko kasi alam kung ano na ano pakiramdam ko. Tsaka yung mga ano ko, yung mga kamay ko naninigas. Tapos halos yung mga paa ko, parang hindi ko maitayo kasi talagang as in talagang ibang-iba. Tapos sabi ng doktor, i-ano mo na lang yan, ipahinga mo na lang yan sa bahay. So sabi ko, oh, sige, ipahinga ko na lang muna sa bahay, pero pag hindi ko kaya, kailangan ko na talaga magpa-admit. So that time na yun, umuwi na ako sa bahay. Bago pa ako makarating sa bahay nun, sabi ko, ihinto mo yung sasakyan, sabi ko. So nung paghinto ng sasakyan, tinabi niya, ang nangyari sa akin, sumuka ako. Sumuka ako ng puti. Sumuka ako ng pula, sumuka ako ng itim. Hindi ko na talaga maintindihan kung bakit ganun. Tsaka yung dito ko as in talagang naninigas. Sobrang tigas ng tiyan ko. Tapos halos, yung kinakain ko, halos lahat na ilabas ko. So, wala pa rin nangyari, wala pa rin talagang as in talagang nagpadala ako sa ospital. Talagang ginawa ko pa rin, pumunta pa ako sa bahay talaga as in natulog ako. So, 3 hours, 4 hours. So, iniwan ako ng boss ko sa bahay ko. Tapos, nung pagising ko na naman sa umaga, grabe. As in talagang ganun na naman talaga yung ano ko. So, grabe yung ano, yung parang hihimatayin ka na, parang hindi ka na magigising. Parang machuchugi ka na. So, ganun yung naramdaman ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng chance. Gusto ko pang mabuhay. Ayoko ng ganitong sitwasyon. Kasi hirap na hirap ako. Mag-isa lang ako eh. Tapos yung pamilya ko nasa probinsya. So ngayon, tapos yung tita ko na yon, yung nasa picture kanina, tinawagan ko siya ng ano, mga 5:30 ng hapon na yon. So dumating siya ng 6 o'clock. Tapos sabi ko, tita, samahan mo na ako kasi magpapa-admit na ako. So sabi niya, oo, kailangan mo na magpa-admit kasi yung kulay ng kamay ko iba na. Tapos yung mata ko talagang as in sobrang tamlay na, parang ano, as in malabo na rin yung paningin ko. So yun na, na-admit ako ng 2 gabi, 3 araw. Tapos para naman yung doktor, parang ano na, wala lang sa kanya kasi ang sinabi lang niya sa akin, may vertigo ako, tsaka may acid reflux, tapos gastritis. Yun pala, kaya pala ako ganun yung mga pakiramdam ko. Pero yung vertigo, parang as in talagang malala, sobra. Tapos may binigay sa akin gamot, hindi ko naman iniinom din kasi hindi nga na ano sa ano ko, sa sikmura ko, kasi as in talagang iba. Tapos nung time na yun, nakalabas na ako ng ospital, ganun pa rin yung nararamdaman ko kahit binigyan pa rin ako ng 1 linggong gamot, wala pa rin nangyayari. Tapos sabi nila, kinulang daw ako dahil sa trabaho, sa may inggit, hindi ko alam kung totoo. So nagpakasakali ako kasi sabi ko sa tita ko, sige, try po. Gusto kong itry at ano, tita, kasi grabe, sobrang hirap. Sobrang suffer ako talaga, sobrang hirap. So nung nangyari na yon, nagpa-albularyo ako. Sa Novaliches ako napunta. So, siguro mga 3 weeks yon. In 1 week, 2 days, 2 times akong pumupunta kasi sabi nila malakas daw ang powers ng Martes tsaka Friday. So, lagi akong pumupunta ako noon. Napagastos ako ng malaki. Grabe, sabi nila na dapat yung magbibigay ka lang ng pusa, yung bukal sa loob mo, pero iba yung ano eh, iba. So, hindi pa rin ako tumigil. So, nung that time na yun, may binigay sila sa aking ano, alam mo yung sa Bisaya na lana, sa niyog, yung oil. Sabi nila, pag naramdaman ko daw, inom daw ako ng 1 kutsara. Tapos, mawawala daw yun. So, siguro, ako naman, naniwala naman ako kasi medyo naman may konting pagbabago. Medyo naman ano naman. So, halos 3 weeks akong nagkaano nun, ginawa yun, pero sa katagalan, yun na, medyo may negative na akong nakikita na hindi maganda. So, sabi ko, ayoko na. So, nagpa-check up na naman ulit ako noon. So, yun, sa kakainom ko ng lunok, yung lana, nagkaroon ako ng fatty liver.
kasi masama pala yun. Napasama tuloy ako. Tapos yung that time na yun, hindi ko na ano, tumigil na ako. Tapos napacheck up naman ulit ako, nagkaroon ako ng fatty liver. Tapos nagpa-ultrasound ako, nagkaroon ako ng myoma. May myoma ako. So, after noon, siguro mga buwan yun ng mga October, siguro November na ng katapusan, may nag-alok na sa akin. Nag-alok yung pinsan ko ng Health World, Green Barbie. Sabi niya sa akin, insan, itry mo itong Green Barbie. Kasi dito gumaling ako. Sabi niya, bakit? Nagkaroon ka ba ng sakit? Sabi niya, oo. Nagkaroon daw siya ng hepapy. So, hindi pa ako nag-decide noon that time. Siguro mga isang mga dalawang linggo or tatlong linggo pa ako bago ako nag-decide na magpahatid ako ng Health World. So, yung January. January, sabi ko, insan, siguro gusto ko nang itry yan. Gusto ko nang baka dyan ako mahiyang. So, nung that time na yun, nagpa-deliver ako ng 5 bote. So, wala siyang binanggit sa akin na kung ano yung nasa bote. Basta sabi lang niya, itry mo lang yan, tapos uminom ka lang ng 2 takip, sabi niya. So, trinay ko na 2 takip every before meal. Nung pag-try ko, aba, nasarapan ako. Sobrang sarap. Parang bata na talagang addict sa lasa. So, unti-unti noon, halos 8 months akong puro bote-bote, hindi ako nagpa-member. Hindi, sinabi lang niya na magpa-member ka na, pero hindi ko alam pala na doon pala ako mapapamura sa 1 bag. Pero hindi pa rin ako nagpa-member, tapos puro bote-bote lang ako. Puro hatid-hatid lang ako. So that time na yun, ang dami kong reaction. Halos malalaki yung mga tigyawat ko dito sa mukha. Tapos sa totoo lang, meron akong melasma sa mukha ko. Tapos talagang iba yung pakiramdam mo na yung reaction mo na yung pagdudumi mo. Yung halos parang kang lalagnatin, nanghihina yung katawan mo. Tapos yung pinsan ko, walang kaalam-alam. Hindi niya alam na kasi hindi siya umaatin dito ng seminar. So may isa akong classmate na nagtanong ako sa kanya, sabi niya, "Mate, ibibigay ko sa iyo yung kung ano yung mga reaction, ano yung mga dapat mong malaman para at least hindi ka matatakot," sabi niya sa akin. So, nung nalaman ko na ganito pala yung detoxification na yung pakiramdam mo. So, habang kapag nilalagnat ako pag inaano ako, umiinom ako ng barley, halos na uubos ko sa isang araw, 1 bote. Pero laking pasalamat ko, laking naitulong yun sa akin kasi nawala yung vertigo ko. Tapos yung panghihina ko, grabe as in grabe ang tulong sa akin ng Health Well. Tapos naging maganda na yung pakiramdam ko, halos 2 taon akong umiinom, hindi ako nag-iisip na mag-business ako dito kasi ang gusto ko kailangan ako muna yung magte-testimony sa sarili ko na talagang may siyempre sarili mo na magte-testimony kasi siyempre kaysa sa ayun na, nung hanggang sa naging okay na ako. So, itong pandemic, wala naman tayong ginagawa. Sa bahay lang tayo lagi. So, lagi ako nag-i-exercise. Every morning talaga ako. So, eto, naisipan ko, etong Glow Barley, bago ko ito nainom,
yung classmate ko, sabi niya sa akin, may nag-exercise ka naman. I-try mo itong glow light. Kasi konting kilos mo, tak-tak na ang pawis mo. Sobrang ganda, sabi niya. So, sabi ko, sige, try ko. Pag bumili ka, halit tayo ng tropical. Kasi hindi ako bumibili ng bag niyan. Tropical lang talaga ako. So, nung bumili na siya, nagpa-swap ako ng 10 bote. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng glow light, ng effect niya sa akin. Kasi, dahil sa nga nagkaroon din ako ng myoma, nagkaroon ako ng irregular, sobra, as in talagang, kung ano yung buwana ng dumating ngayon sa'yo, next month, ganun din ang sa'yo. As in talagang, 21 days lang talaga yung ko. Kasi dati, halos 45 days, saka pa ako dumadating yung dalaw ko. So, sobrang ng tulong ni sa glow light ko sa akin. Tapos, sa loob ng 68-69 kilos ko, laking pasalamat ko kasi naging 61 na ako ngayon. So, sobrang thankful ako dito sa Healthwell. Grabe, sobrang ganda. Tapos, kapag umiinom at kapag pumapayat ka, di ba yung minsan na parang nalolosyang pa, tapos naglalaylay yung mga balat mo dito, sa mga muscles mo. Pero grabe, iba. Kasi, nag-firm siya. Tapos, di ba minsan naglolosyang ka pero nagiging haggard yung mukha mo? Hindi ganun. Nagiging blooming ka. Katulad ko daw, sabi nila. Joke. Tapos, yung glow light din, nakakaganda ng balat. As in, nag-glow ka talaga. Tapos, sinasamahan ko din siya nito. Itong Lumina. Sobrang ganda. Dahil sa, di ba, nagkaroon ako ng melasma. Ito yung ginagamit ko. So, nagla-light siya. Nag-fade siya. Grabe. As in, ganda. Tapos, itong L-carnitine na fruit pants. Maganda siya sa parang ito yung masiyang or talagang yung pag nag-exercise ka na hindi ako nagugutom. Ito namang glow light, nagugutom ako pero hindi naman yung talagang as in gutom na gutom. Pero ito talagang fruit punch, pag uminom talaga ako, after workout ko, wala talaga akong naramdaman na as in talagang gutom ako. Grabe, tsaka ang ganda ng yung extra energy mo. Hindi ka na, kahit one hour and a half ako nag-exercise, nagsusumba, ang ganda talaga kasi hindi ka napapagod. Sobra. Tapos, sa ngayon, naging dealer na ako. Sa ngayong pandemic lang. Never akong, sa 2 years ko, ngayong pandemic lang ako naglakas loob. Kasi wala nga tayong ginagawa. So, ang ginagawa ko, nag-share-share lang ako. Tapos, yung mga kaibigan ko. Tapos, may isa akong classmate na taga Antipolo na nakita ko sa Facebook yung tatay niya sa picture. Tapos, nung gabi daw pala na yun, tumawag daw sila ng pare. Kasi alam ko yung wala na silang pag-asa, tumawag sila ng pare kasi nangungumpisa na daw. Kasi siguro ganun yung isip nila na mawawala na yung tatay nila. Yun. So, ang ginawa ko, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, mate, itry mo itong Healthwell Clean Barley. Kasi, malay mo, baka matulungan ito ng papa mo. So, kinabukasan, napadala ako ng 10 bote sa kanya. Tapos, sa laking tulong nun, after 1 week, sabi niya sa akin, mate, ang ganda ng produkto nyo, sabi niya. Ang ganda ng produkto nyo. Kasi yung tatay na, yung malapit na, as in talagang naging okay siya. Grabe. Super power talaga. Grabe. Miracle food talaga siya. So sabi niya, mate, padalhan mo ako ng isang bag, sabi niya. Kasi ang tatay ko okay na siya. Okay na yung pakiramdam niya. So yun, sa sobrang pasalamat ko,
hindi lang ako ang natulungan, nakatulong pa ako sa kapwa ko. Hindi ko hinangad na kumita ako ng malaki. Ang gusto ko, makatulong ako sa kapwa ko. Yun lang. Tsaka, hanggang ngayon, nagsishare-share pa rin ako ng mga kaalaman dito sa produkto natin. Lalo-lalo na sa trabaho ko, ang daming nagkaroon ng COVID. Ang daming nagkaano. It's blessing in disguise. Kung bumalik ako sa trabaho ko itong year na to, siguro nagkaroon na rin ako. Kasi halos sa lahat ng mga kasamahan ko sa Echelon Tower, grabe, nagkaroon sila. Pero, nag-share ako sa kanila, sabi ko, i-try nyo itong ang health wealth. So, nag-try sila. Tinanay, tapos, sa sobrang ngayon, di ba, sa sobrang hirap ngayon ng buhay, wala akong ang inano ko sa kanila, pinautang ko sa kanila yung Barbie. Tapos minsan, yung isang bag, alam mo yung isang bag, 8,778. Hindi ako nag-ano na magkaroon ako ng puhunan. Yung ginansya na 2,772, wala na yun. Oo, wala sa akin yun. Ang akin lang na makatulong ako sa kanila. Sa isang bag na yun, tatlo sila naghati. Tapos sabi niya, hatiin niyo lang itong isang bag para makaano sa inyo, makainom kayo, para maging bumalik yung lakas niyo at saka maging okay kayo. Hindi naman sa ganun na critical yung nararamdaman nila sa naging positive sila. Nag-positive sila sa rapid test, ganun sila. Tapos nagpa-swab sila, ganun din. Pero yung nilalabanan nila yung pakiramdam na para nanghihinas. Hindi. Talagang nilalabanan nila. Tapos hindi sila nakapasok ng 15 days kasi nga bawal. Hindi sila kasi naging positive sila. Halos may tatlo, may lima. So, nagsishare ako. Yun. So, wala akong ginawa sa kanila. Sige na, ko lang to, ipautang ko lang to muna sa inyo. Sa kanyo na lang bayaran. Ganun ang ginawa ko sa kanila. Yun. At ito ang pinakamagandang experience na nangyari dito sa Health Wealth. Dahil first time akong sumali dito sa Lead Batch 10 training. So dito ko rin po sila nakilala sila ni Sir Bell at saka ni Ma'am Cora. Nung una, syempre natatakot ka kasi hindi mo pa sila kilala. Tapos ang kilala mo lang yung team fighters ko lang. Pero hindi lahat ng team fighters, kilala mo pa rin sila lahat. Pero habang sa katagalan, aba, ang sarap ng pakiramdam. Iisang pamilya kayo, isang grupo kayo, pero ang saya, marami kayong natutunan, marami kayong makukuhang aral. Tsaka, ang pinakaalaman dito sa Health World, sa Health World Green Valley na kailangan pa natin matutunan, makuha ang lahat ng mga kaalaman dito sa Health World Green Valley. Ito naman yung munting tindahan ko sa Bohol na hanggang ngayon hindi ko pa nabubuksan kasi andito ako sa Maynila. Tsaka mahirap po kasi magkaroon ng negosyo na hindi ako yung mismo ang magbabantay kasi kailangan talaga ako talaga. Kasi na-try ko na po yan dati, nag-negosyo ako, hindi ako nagbabantay. So kailangan, nakakasiguro ako sa sarili ko na ako talaga. Tsaka sa tulong dito sa Health World Green Barley, kasama na yan sa pangarap ko dyan sa mini-mart na gusto kong buksan by next year. Sana in God's will. Ito na pala yung aking income na hindi ko alam. Grabe, itong pandemic lang ako nag-push nito sa Health World na to. Pero yan na pala yung kita ko. Pero sa totoo lang po, yung kita ko sa Green Bar, sa Health Wealth, hindi ko po ginagastos yan. Pinapasok ko po sa bangko. Kasi yun po yung pangarap ko talaga. Na magkaroon din ako ng, magtunoon nga ako ng mini-mart, tsaka itong Health Wealth na ito. Dahil gusto ko pa rin tumulong sa mga taong may karamdaman, kahit walang karamdaman. Tsaka sobrang thankful ako dahil ito yung naging income ko. Sobrang thankful. Health Wealth Green Barley. At ang tangi kong maiiwan sa inyo, if you believe,
you will receive whatever you ask for in prayer. Kung may paniniwala ka sa sarili mo, na alam mong kayang-kaya mo, idalangin mo yan sa Panginoon, matatanggap mo yan ng buong puso mo. Grabe, sobrang pasalamat ako kasi hindi ko akalain na nandito ako napupunta. Tsaka, kung may paniniwala ka, imposibleng maibibigay sa iyo lahat yan. Sobra. Kaya, sa Health Wealth Green Barbie, samahan niyo po ako. Sabayan niyo po ako ng stand proud. Stand proud, health wealth. Stand proud, health wealth. Thank you po sa inyong lahat. To God be all the glory. Thank you, Ma'am Jackie. Naririnig po ako. Naririnig? Hello? Okay. So, marami pong natutunan. Maraming natutunan. Grabe, thank you so much, Ma'am Jacqueline. Ang dami niyang kwento, no? From health products to beauty products. And habang pinapakinggan ko yung kanyang kwento, kung mapapansin niyo, di ba may binanggit ako kanina, nangingilabot ako, may binanggit ako kanina about doon sa sinabi ni Miss Gina Lopez, no? Pansin niyo? Ano yung ang napansin ko kay Miss Jackie? Ano eh? Kumbaga, more on puso eh. Tama po ba? Well, doing the business, it's not really about the business. Sabi nga niya, hindi ko nga hangad yung magkaroon ako ng ganansya o ng kita eh. Di po ba? Pero although kailangan natin yan, pero ramdam mo eh. Kasi automatic po kasi yan. Once na inuna mo ito at yung concern mo doon sa kapwa mo, sa lahat ng inaalokan natin, nilalapitan po natin, yung income, yung kita, susunod eh. Agree po ba? Kasi ano man ang gawin natin na galing dito, yung totoong galing dito ha, kasi may gumagawa ng maganda out of may gusto lang makuha eh. Pero ramdam mo sa atin, pansin ko nga eh, pag naririnig ko ang mga ganyang kwento, ang lagi kong sinasabi sa kanila, you really belong. Talagang you belong to Health Wealth International Corporation. You belong to HWIC family. Question is, belong po ba talaga kayo sa HWIC family? Ano po ba yung totoong laman ako eh? Mapuso po kasi talaga ako. Ganito po talaga. Pero ang sarap po ng pakiramdam. Kasi sa lahat ng masarap na feeling, yung alam mo na doon sa ginawa mo na hindi mo ina-expect, biglang may babalik na napakaganda kasi may naitanim ka na maganda. Agree po ba? Diba? Alam mo, ang sarap pang magkwentuhan eh, no? Ang sarap mag-share pa. Pero sa susunod na lang po natin, marami pa tayong pwedeng pag-usapan, no? May mga susunod pa naman po, pero isa lang ang pwede ko talagang iwan sa inyo. Gawin natin ito ng tama, at sigurado ko sa inyo, tama rin ang ibabalik sa atin. So, sa atin pong lahat, thank you all so much and I hope marami po kayong natutunan ngayong hapong ito at sana po ay hindi po kayong magsawang magbahagi ng ganda ng ating produkto, ng ganda ng ating negosyo at tayo po ay sama-samang tatawarin naman po ang pandemya na kinakaharap po natin. So everyone, stand proud, health wealth. Okay? So thank you all so much. Thank you so much po sa inyong lahat. To God be all the glory. God bless everyone. Bye-bye po.